Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng pamilyang ito. Anim na magkakapatid na may mga kapansanan sa pag-iisip. Sa kabila ng hirap ng buhay ay mayroon pa silang kinakaharap ng malaking pagsubo. Ang kanilang padre di pamilya. Dahil po si tatay po ay may sakit, stage 2 po na cancer. Hello po. Hello. Ito po anak niya pa ito. Yung isa ang nasa taas. Ay, nasa taas pa. Ay, sayang. Yun po, sir, yung panganay sa lahat. Gusto mo na? Dali ko na. Dali ko na. Magdapat pala talaga ang gusto nitong isa. Ito pa o. Hindi. Upo ka yan, dami. Yun. Upo tayo pa doon. Hindi. Balik. Mamaya na. Ano mo, napatigyan mo na. Nakapupo daw, tabi. Balik. Hindi. Ano yan, Mike? Gula. Ay, nylon pang nagay sa sarang gula. So guys, andito po tayo ngayon sa Bungabong and may nag-message lang po kay Dagud Mangyan na sana po mabigyan po natin ng tulong. Ito pong anim na magkakapatid po na may kapansanan po sa pag-iisip. So, bali, ito po. Sino po ang panganay po dito? Ito po ang panganay. Sumunod. Si... Pangalan po nito? Jason. Sumunod. Ito sa Manila, sir, yung isa. Pero ito po pangalan niya? Raymond. RJ. Ito ang pangalan po ay RJ. Michael. Darling. Ito po. Kevin. Kevin, ang pogi. Ang pogi oh. Uy, tingin niyo naman. Sino pa? Jelian. Sobrang masiyahin po sila kahit ganun po yung kahit po ganun yung sitwasyon nila, ano po? So, agad naman po pinuntahan ni Dagud Mangyan kahit po medyo busy po tayo. Hindi man po ganun kadali yung lugar nila, sobrang layo po. Pero pinuntahan po natin sila para mahatiran po kahit, ng kahit kaunting tulong. So, ano po inay, boy na po silang ganyan? Apo. So, paano nyo naman po kinaya yung pag-aalaga ng ganito karami? Kaya po, kaso minsan po lao ay makain. Ano po yan? Saan po kayo kumukuha ng pangkain sa mga anak ninyo? Minsan po, bumibigay mga kapatid niya kahit konti-unti, kahit pa paano, para may makain po kami bago mga tumag-anak na iba, mga kaibigan, nabigyan niyo po kami. Yun lang nga po talaga nakakalungkot kasi hindi rin naman po, wala rin po kakayahan sila makapagtrabaho yung mga anak po nila dahil nga po may mga kapansanan sila. Kaya umaasa din po yung mga magulang nila sa mga bigay-bigay po ng kamag-anak o iba po mga kapitbahay. Kaya sa mga nga may mga mabubuting loob po na mga nais pa rin po magbigay kahit ano po mga uri ng pagkain o anong po donasyon, mga damit, pwede rin po or cash kahit po maliit o malaking halaga ay tatanungin po namin malaking utang na loob po yan lalo po ng pamilya ni Nanay. Magandang hapon po, Tay. Gusto po. Magandang hapon po. Ayan po si Tatay Gregorio po, ang tatay po ng anim na magkakapatid po na may kapansanan sa pag-iisip. Hirap po ng sitwasyon ni Tatay Gregorio dahil po may iniinda na po siyang sakit na cancer, stage 2 po. Tapos ganito po yung mga anak pa niya, anim na may kapansanan. Wala na akong magagawa at hindi ko rin kaya magtrabaho na. Kahit talagang kailangan sira ang tulong nila. Nang unang-una sir, kahit ako medyo nahiya na rin. Hindi ko na kaya talaga. Kaya yun ang pabor ko sa, sa inyo. Makahingi man lang ng kaunting tulong.
Okay na sa inyo? Ay, ganun na rin pa sa akin. Ano, kung sino mang gustong tumulong sa amin. Maraming salamat sa kanila. Gusto ko po para gumalilap yung asawa ko. Dahil mahirap po pag wala eh. Wala pong maghanap buhay sa amin. Kahit kunting tulong na po, yun na pong nahiling ko. Ang dami po ng mga anak ko, wala pong magabuhay yan sa kanila. Gusto ko pag gumalilap yung asawa ko. Gusto ko rin tumulong talaga si Ray. Talaga hindi kaya ng katawa sa mga pamilya ko. Kaya ako sanay magtrabaho. Ako may nainip na dahil ang tagal ko nang nagasitambay. Lagi ang gamutan namin ang gamutan. Kahit ano po yung trabaho, nagtatrabaho yan para mabuhay na po pamilya. Ngunit kasakit na po wala na po nagtatrabaho talaga sa amin. Mayroon po minyan, nagtiting-ting po para may pambili minsan ng pagkain. Kulang na kulang pa rin po. Ay, shit. Ito ba sa galing ka? Wala naman kami. Kay Senator Rapiton po po. Ay, baka kami magagalang magkawala. Hindi naman ginusto. Ito pagkamaniwala, eh, kawawa yung mga anak ko natitira buga. Walang sariling matitira sila. Ayun po ang panawagan din ni Tatay Gregorio kay Senator Rapiton po. Yun po yung sinasabi niya. Na paano na lang po kung mawala daw po sila tatay at si Nanay Alma, paano na lang daw po yung may iwan niyang anim na anak na may kapansanin po sa pag-iisip. Itong kulungan na ito, yung isang anak niya na si Hapon, dito kinukulong nung papa niya nung may sakit na siya dahil pag umaalis si Alma, walang iwan sa bata kung saan saan nakakarating yan. Simula dito hanggang bayan at paglalakad. Grabing hirap po talaga nila sir. Kasi, biro mo yan, walong anak, tapos isa lang yung may hanap buhay. So, ito po yung kulungan or kwarto ni Raymond. Kaya po siya nilalagay dito dahil po sobrang laob ni Raymond kung saan saan po lupalop na nakakapunta sobrang layo. Pero ganun pa man po, kahit ganun nandito siya, hindi po siya yung, kahit po may kapansanan sila sa pag-iisip, hindi po sila nananakit. Mababait po sila. Tira mo yung smiling face o ngiting-ngiting si Raymond. Pero pag halimbawa po, kailan niyo po siya pinapalabas? Pag nandito ako, nandito lang din siya sa labas. Pag umaalis lang kami. Raymond, labas ka na. Dali, nandito kami. Dali. Sagot na po. Kasan yun? Oh. Naku, kayang-kaya pala makalabas ni Raymond dito. Ay, Raymond, oh, dali. Bili ka lang. Dali. Dag mo na sa labas. Ay, nabigay kay mama. Ang bait. So guys, ito po yung ito po yung hanap buhay nila, yung pagbebenta po ng walisingting. Ito po, ganito po gumawa ng walisingting ang ginagawa po nila. Kinakayas po nila yung palapa po o yung dahon po ito ng niyog. So hindi rin po sapat yung kinikita nila sa ganitong trabaho. Kahit po ganito po yung sitwasyon ng mga batang ito, tumutulong pa rin po sila sa kanila mga magulang. Okay ka naman, ano? Hapon? Opo. Smile? Opo. Ikaw ano? Jan? Ano ba? Opo. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi. Hindi, ay, hindi ka.